Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So, for today's video, gusto ko lang ituro sa inyo kung ano yung mga procedure na napagdaanan ko sa pagkuha ng aking CPC decision. So yes, finally, after 2 years and 2 months, dumating na po at meron na po akong CPC. So, doon na po ba natatapos yung mga procedure o mga dapat natin gawin kapag nalaman na natin na meron tayong CPC? Well, mga ka-TNVS, hindi po ganun. Marami pa pong mga proseso ang gagawin para makuha po natin yung ating dokumento, yung ating decision na tinatawag na CPC. So, ngayon po, tuturuan ko kayo kung ano yung mga procedure na dapat nyong gawin sa pagkuha ng inyong CPC. So, sa mga nakapag-hearing na at tapos na sa hearing nyo sa CPC, application ng CPC nyo, after nyo maghintay ng ilang buwan o taon, katulad ko sa akin, 2 taon mahigit, meron pa po kayong dapat na gawin pagka nalaman nyo na po na meron na kayong CPC. So, yun po yung ituturo ko sa inyo sa video ito. So, para po ito sa mga TNVS, no, sa mga Grab na nag-apply ng CPC. So, ito po, yung sa case ko po, nalaman ko na meron na akong CPC nung time na nagpa-online appointment ako para sa extension sana ng aking PA o Provisional Authority. Kasi after, dapat 90 days yung stamp ng PA ko, pero sinabi sa amin na kailangan 1 week before na ma-expire yung PA mo, kung wala pang resulta yung CPC mo, kailangan mo nang magpa-online appointment, no? So, ginagawa yon para maaga kang makapag-schedule kasi marami kumukuha sa online. Kaya dapat mas maaga, mas maganda kung nakapag-appointment kayo sa LTFRB, no? So, sa case ko, nalaman ko na meron na akong CPC decision nung pumunta ako para pa-extend yung PA ko. Pumunta ako doon sa LTFRB, doon sa tent. Siguro familiar kayo doon, lalo na yung mga nagpa-follow up ng iba't ibang mga transaksyon nyo sa LTFRB, no? At pumili ako doon para alamin ko kung ano yun na yung status ng CPC ko. So, binigay ko lang yung case number ko at nakita nila doon na meron na pala akong CPC decision. So, pumunta pala ako doon mga ka-TNVS, October 1, 2019, ngayon lang buwan na to, para alamin, no? Pero ang date na nag-granted yung CPC ko is September 20 pa. So, paalala po doon sa mga nag-aantay ng CPC nyo, kung medyo matagal-tagal na po kayong naghihintay para sa CPC decision nyo, ina-advise ko po kayo na from time to time, i-check nyo po kung meron na kayong CPC decision. Kasi, if I'm not mistaken po, alam ko po na may penalty. May pagkakaalam ko po na may penalty yun hanggat hindi mo nasisecure yung dapat mong gawin sa pagkuha ng CPC. So, pagkapila mo po doon sa tent at alamin nyo kung meron na kayong CPC at kung meron na, sa case ko po meron na, binigyan po ako ng stub na ganito, yung CT, Certified True Copy o CTC stub. So, nakalagay po dito kung ano yung batch number ko, yung kailan na date granted, date forwarded. So, yun po yung mga details na ibinigay dito sa stub na to. At meron po sa baba yung sa procedure na dapat mong gawin. So, sabi dito, ang una kong ginawa para makuha ko yung copy ng aking decision, kailangan kong pumunta doon sa kay guard na, kung familiar kayo kapag nagbabayad tayo o nagpapa-assist tayo doon po sa building na yun, dapat kayo pumunta. So, ang una pong gagawin nyo, humingi po kayo kay guard ng form na kagaya nito, yung certified true copy. So, isang buo po ito eh, yung isa kinuha po nung taga LTFRB. So, pilapan nyo po ito para mapa-certified true copy nyo po yung inyong CPC. So, pipilapan nyo yon, and then, kailangan kasama nitong form na to, ilagay nyo din po yung ORCR ng sasakyan nyo at saka yung insurance. And then, pag na tawag na yung number nyo, punta kayo sa window 2 or sa window 3.
para ipa-assess yung papel nyo. So, ibigay nyo lang po yung mga Xerox na yun. And then, kapag na-assess na po nila at okay naman po yung mga papel nyo, sasabihin sa inyo na kailangan nyo nang magbayad sa cashier. So, hingi ulit po kayo ng number kay guard para naman sa window cashier. So, ang babayaran nyo po doon is for CTC is 53 pesos. So, ito po yun. 53 pesos po for TNBS, no? Yung tinutukoy ko po dito is yung para sa mga TNBS. And then, kapag nakapagbayad na po ulit kayo, ipa-xerox nyo po itong official, itong OR na to. Kasi, isasama po ito dun sa pagpapile, no? Kasama po yung ORCR, yung Pami Insurance or SCCI Insurance, at saka po yung Xerox din po nitong stub na to, at yung Xerox nitong OR na pinagbayaran nyo. So, punta po kayo dun sa window 12 para naman po sa confirmation. No? Pero, dito po, nung pumunta ako ng October 1, pinabalik ako ng October 2 para sa CTC. So, yun po yung proseso. Pinabalik ako ng October 7 para naman sa confirmation ng aking CTC. So, yun. And then, may mga case din po na kapag nagpa-CTC kayo, minsan po, nagkaka-error po, no? Yung inyong ano. Kaya minsan, sinasabi po nila na kailangan nyo pong pumunta dun sa second floor, dun sa ISMD. Yun, no? Para po ipa-check kung bakit nag-e-error yung inyong CTC. So, after that po, pagkakuha ko ng CTC ko, binigyan naman po ako ng isang form pa para naman sa confirmation. So, titingnan nyo po doon kung kailan kayo papabalikin. Sa case ko po, nung pagkapunta ko ng October 2, pinabalik ako ng October 7 para sa confirmation. And then, kinuha ko na po yung kopya ng aking decision, no? Sa taas dun sa ISMD, no? Doon po nila ibinibigay ito. Yan. Isasign po ito nung board member. May mga sign po silang gagawin dito bago nila ibigay yung decision. So, sa case ko po, ito po, hawak ko na yung decision o yung franchise ko. And then, pagkatapos po nun na na-confirm nyo na nga po na okay na yung confirmation nyo, may code po na ibibigay sa inyo. Ang tawag po doon yung electronic confirmation of franchise. So, kailangan nyo rin po yun, yung authentication code na ibibigay sa inyo. No? Para naman, itong authentication code na to, ito yung dadalhin nyo doon sa LTO. So, panibagong proseso naman po yung gagawin natin pagdating natin sa LTO. So, ano po bang gagawin natin sa LTO? So, as a TNBS, since na naka-private tayo yung mga sasakyan natin, kailangan nating ipa-change classification. So, yun yung mga gagawin natin. Ipapa-change classification natin. So, pag pumunta po kayo sa LTO, dadalhin nyo po ito para ipakita po yung authentication code o yung electronic confirmation ng franchise nyo. At tatanungin po kayo doon sa LTO. Dito po ako sa main ng LTO dito sa district ng Quezon City. At bibigyan po kayo ng mga list of requirements na dapat kuhanin, no? Para ipa-change classification nyo po ang inyong mga sasakyan. So, ano-ano po ba yung mga requirements na inihingi po ni LTO para magpa-change classification? So, ang unang-una po, yung Xerox copy of certificate of registration and official receipt with certified true copy of financing bank. So, sa madaling salita, ito yung ORCR ng sasakyan nyo na kukuhanin nyo po dun sa bangko na pinagkuhanan nyo ng sasakyan. Kailangan po ipa-certified true copy po ninyo ang inyong ORCR. And then, kailangan din po nating magpa-confirm sa kung saan na-register yung ating mga sasakyan o yung confirmation of registration certificate o yung CI
R137. No? And then, kailangan din po yung conformity and certification from the financing bank. Yung certificate of cover insurance na makukuha naman po natin ito dun sa insurance na pinagkuhanan natin. Halimbawa, kung kumuha po kayo sa PAMI or kaya sa SCCI, doon po natin yun makukuha yung COI na tinatawag. Kailangan din po na pa-inspection po natin yung sasakyan natin, no? Yung actual inspection of motor vehicles and duly accomplished MVIR. No? So, i-inspectionin po yung ating mga sasakyan. At paalala na naman po, bago po nyo pa-inspect yung sasakyan nyo, make sure po na maayos po yung mga ilaw, meron po kayong mga signage kung sakaling masiraan po yung sasakyan. At ang pinaka-importante po, kailangan po clear na po yung ating mga sasakyan, yung hindi na po siya tinted. Papaalis po sa inyo yon. Kasi po, ang reason nila, kasi from private to hire na po tayo, so kailangan daw po na hindi tinted yung ating mga sasakyan. So, yun po yung sinabi ng LTO. And then, kailangan din po nating magpagawa ng affidavit of warranty. So, alam po nila yon. At makakahingi po kayo ng format noon. Doon din po sa LTO, bibigyan po kayo ng format noon kung ano po yung affidavit of warranty. Pero pwede nyo po yung ipagawa doon sa mga nakapaligid po doon sa LTO or doon sa Prima Building kung may mga kakilala na po kayong gumagawa ng mga affidavit of warranty, no? And then, kailangan din po ng dalawang valid ID at yung valid franchise duly confirmed by the LTFRB. So, ang tinutukoy po yung inyong prangkisa o yung kopya ng inyong CPC, yung decision. At syempre, kasama to yung confirmation o yung electronic confirmation of franchise. So, yun lang po yung mga dapat natin kuhanin na make sure po na bago po kayo pumunta sa LTO, na kumpleto nyo na po ang lahat ng mga dokumento na ito para hindi po kayo magpabalik-balik. Yun. So, doon na po ba natatapos yung ating gagawin? So, hindi pa po. May part 2 pa po itong video na to. So, pakisuyo na panoorin nyo po yung part 2 kasi ilalagay ko po doon kung ano na naman po yung proseso pagkatapos nyo pong makumpleto lahat ng mga requirements.